Yes! Sa wakas, Denises, eto na, nakita na kami ng Honda ADV 160. Sobrang dami sa inyo nag-abang na ma-review ko ng isang to. At hindi lang kayo nag-abang dahil pati ako excited na nakita ko na siya sa personal. Malalaman natin kung overhype lang ba o sulit talaga itong bagong Honda ADV 160. Bigyan silip natin ngayong araw. Tara! Mukhang pumapabor talaga sa atin ng tadhana kasi kung makikita ninyo, mas bumaba na yung seat height niya. So my height is just around 5'3 to 5'4. Mas abot ko na ngayon yung sahig dahil 780mm na lang ang kanyang seat height. Dati ay 795. 15mm yung ibinaba niya. Kaya mas Filipino height friendly na ang isang to. Mas masarap sakyan. Kaya bagay for taller riders, even sa shorter riders. Both sides, okay na okay. Stig, di ba? So yan, Denises, kung makikita nyo yung unahan niya, parang masasabi mo na hindi masyado nagbago pero may mga slight difference kagaya nung dito sa mga sides na ito, nawala na yung medyo mas malapad dito na pinaglalagyan natin ng driving light. Even yung kanyang windshield is mas mahaba na compared sa dati. Mas slimmer at mas mahaba. So, mas sleek tignan. And I'm sure, mas good ito for aerodynamics. And kagaya ng dati, adjustable pa rin ito. Hilain mo lang na ganyan, pwede mo ibaba. So, depende sa inyong preference. And kung makikita ninyo, meron na siya agad ditong spoiler alert. Meron na siyang HSTC or Honda Selectable Torque Control na kung saan, parehas ito ng functionality ng traction control system. Na let's say nagko-cornering ka, nadulas ka sa putek, sa lumot, or kung saan pa man na madulas, papabagalin niya yung ikot ng gulong sa likod para mag-synchronize sa ikot ng nasa unahan. In that way, mas mape-prevent natin na ma-aksidente tayo. At meron pa rin siya nung ating daytime running light dito na sobrang sleek looking. Split LED na mga ilaw, hindi nakakasilaw kahit na makasalubong mo siya. Pero goods na goods at malakas pa rin kapag ka madilim na. The turn signals is still here. Nandito, kung makikita nyo, napaka-stylish niya. Adventure na adventure yung datingan. Sobrang cool, di ba? We still have a fully digital meter panel. Makikita nyo, meron ng tiyan for Honda Selectable Torque Control. Merong engine check, ABS. Sobrang astigil na nila. So makikita nyo, may shades dito sa pinaka panel niya para kahit direct sunlight, kitang-kita mo pa rin yung mga nakasulat dito sa inyong panel gauge. Ayan, no? Takip na takip, diba? Tapos, napakaganda ng configuration nito para sa mga big bike na ng Honda. May RPM indicator, speedometer, HSTC. And ang nakakagulat sa kanya, Nelises, wala na dito sa mga gilid yung kanyang options or controls na dito na, oh, parang joystick. Ayan, no? Up, down, left, right. Parang ka naglalaro ng PlayStation. Napaka-sleek looking ng isang yan. Yung iba nyo pa makikita, meron din tayo dito ang high beam indicator, temperature check, key sensor, at syempre, hindi mawawala na merong orasan. So, all the information that you need ay nandyan na. Napakaganda na meron siyang blue na background and then white na fonts. Pero meron pa rin mga red dito. Pati yung pinakadulo na fuel gauge dito, kulay red. You have all the information that you need. May kaliitan lang siya kung makikita nyo sa personal. Pero, napaka good looking naman ang isang to. Kung makikita nyo, Nenises, itong nire-review natin is matte solar red. Compared dun sa dati na glossy red, itong isang to is matte red na. At kung makikita nyo, sobrang minimalist na lang na kanyang design. Wala na siyang mga over-exaggerated decals. Meron na lang siya ditong naka-embossed na emblem na ADV 160. Kulay gold pa, kaya premium looking na premium looking talaga sa personal. Dito sa side nito, medyo nag-iba ng konti, lalo na itong part na to. Kasi dati parang maliit lang yan, yung parang gunpowder na may pagka-silver dito sa part na to. And napakaganda rin ng quality, very sturdy yung tapakan ng angkas. Kung makikita nyo to sa malapitan, super good ng quality. Halata mong they pay attention even on small details talaga. The shapes and lines dito, hindi lang siya basta plain. Pag nakita nyo siya ng malapitan, yung matte niya, pag nasisinagan ng liwanag, nagkakaroon ng ibang mga shapes and lines. Sobrang aesthetic tignan. Kayo, Nenises, trip nyo ba ang pormahan ng ADV 160? Comment your thoughts below. Matagal ko na gusto magkaroon ng ADV 150. Even nung pinahiram tayo ng Honda na test drive natin to for about a month, gustong gusto ko talaga siya. Malalove at first ride ka talaga sa kanya. Pero may konting kulang sa power niya noon sa 150 version. Kaya naman lagi ko sinasabi sa inyo, kapag nagkaroon na ng 160 version, siguradong ayun na talaga yung magiging game changer dito. To be exact, ngayon is 156.9cc na siya. 4 stroke, dati 2 valves lang, ngayon 4 valves na. Kaya hindi ko na mabibitin sa torque and power output ng isang to. Malalaman mo talaga yung difference kapag sanay ka sa mga gantong displacement na motor. And for me, dahil nasanay nga tayo sa mga small displacement, alam na alam natin yung difference. Kaya abangan ninyo sa test drive kung anong
bumaba talaga yung pakiramdam ko kapag na actual road test na natin ang isang to. Excited na rin ako. Liquid cool kaya mabisa kahit mahaba ang biyahe, no overheating issues, single overhead cam, naka ESP plus, and PGM FI na kaya matipid sa gasolina. Ang fuel consumption naman niya ay naglalaro sa around 52 kilometers per liter. Pero still may vary, of course, depende sa inyong throttle hobby, sa bigat ng driver, road condition, at marami pang ibang dapat i-consider. Pero sa kategorya niya, matipid na ang isang to. Speaking of fuel, netizens, syempre, kung makikita ninyo, napakasig na kanyang fuel tank, nakalagay na dito. May ADV pa dito naka-engrave. Tapos, super aesthetic din ng pinaka-fuel cap niya. Buksan natin, dito lang pipindutin sa pinaka-susian. Sheesh! Hydraulic. Tapos, meron pa siyang nalagyan na ng fuel cap dito din mismo. So, very convenient talaga kapag nagpagasolina tayo. Kung dati, 8 liters ang kanyang fuel tank capacity, nadagdagan ngayon ng 0.1. So, 8.1 liters na ang kanyang fuel tank capacity. Alam ko sasabihin ng iba, sana mas dinamihan pa kasi 160cc na. Pero, kung makikita nyo, 8 liters ay napakalaki na para sa isang 160cc displacement na motor. All goods na yan. Tama naman na sana mas laki yan pa. Pero for me, malayo na mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Goods na rin ang isang yan. Pasado na sa atin yan. Keyless na rin pala ito, netizens. Kumikita nyo, ito yung pinaka-remote niya or key sensor. 2 buttons to worry about. May alarm din siya. And ito yung spare kung sakaling hindi mo mabuksan yung upuan. Alaki na ng puwet niya, netizens. Kung makikita nyo, nag-workout yata ito para mag-twerk. So, mas pansinin na ngayon dito sa kanyang pinaka-taillight compared before na medyo slim pa. Ito, halata mo na na malaki. Halos hindi mo nga akalain na 160cc lang ang isang to. Parang itsurang maxi scoot na talaga siya or big bike kung tatawagin nga nila. Very stylish talaga yung mga turn signals niya. Parang adventure talaga. Though, downside lang nito, lagi ko sinasabi, pwedeng mabali. Pero kung makikita nyo yung pagkakamount, iba talaga paggawang Honda. Ayan, oh, mukha pa mababali ka agad-agad yan. Goods na goods to. So, may peace of mind ka pa rin na good quality. Hindi siya basta-basta masisira. Siyempre, depende na lang kung maa-aksidente ka, di ba? May indicated plate light din siya dito na LED na rin. Reflector, added visibility sa gabi. Tapos, meron din ditong maliit na Honda decals. Ayan. Hindi siya overextending dito kaya very safe ito sa mga angkas natin. Hindi tatalsik kung saan-saan yung mga putik at dumi. May built-in na rin naman siya na tire hugger sa loob. So, all good sa to kahit hindi ka na magpalagay ng mga aftermarket. Soundcheck natin, ha? Tulog 160. The seat is very luxurious. May mga stitches pa dito. Super luxurious talaga. Tapos, separated yung driver sa angkas. Two-tone. Iba yung tone ng pang OBR. Iba yung tone ng pang driver. Makapit naman siya kasi yung pants ko medyo madulas eh. Pero, hindi naman ako dumudulas sa kanya. Napakalapad din ito. So, very comfortable. Kahit malapad sa driver, super comfortable ito. Malapad yung OBR nyo. No need mag-diet kasi super lapad ng upuan. Pwede kang matulog oh. Parang mattress. Wow. Tapos, yung kanyang mga grab bar naman, napaka-sturdy rin ang feeling. Gustong-gusto ko yung kanyang finish dito kasi kung makikita ninyo, matte siya pero medyo shiny siya. So, napakaganda ng quality ng paint na ginamit nila dito. They really pay attention to details talaga. Tingnan naman natin yung nasa ilalim ng upuan, yung seat storage. So, kung makikita nyo, netizens, napakalaki na na kanyang seat storage ngayon. Bago tayo dyan, dito muna tayo sa pinaka-seat. Dahil meron din siyang mga lalagyan dito, kagaya ng mga papeles or manual, pwede mo ilagay dyan. Tapos, may lalagyan din dito ng tools. Sabit mo lang dito yung tools mo. Ayan, pwede mo na ilagay dyan yung tools mo. Mas lumaki na rin yung kanyang seat storage. Dati sa 150, 28 liters lang. Ngayon sa 160, 30 liters na. So, testing natin kung kasi yung aking full face ID helmet Spartan, 2850 lang available sa Shopee Neti Shop. Mukhang fit naman, magandang pagkaka-fit niya. Pero, sheesh, hindi ko maisara. Dahil may spoiler din kasi itong aking helmet. So, siguro depende na lang sa shell ng helmet na gagamitin ninyo kung magkakasya siya dito. Pero mukhang may makakasya namang full face helmet. Hindi nga lang specific itong aking ID helmet Spartan. So, solution dyan, dahil adventure scooter naman ang isang to, pwede tayo magpakabit ng mga top box like yung Motaro top box dito. Papalagyan na lang natin ng bracket. And mas madami ka na ang maikakarga kapag mahaba yung biyahe. Before netizens, isa lang yung kanyang pinaka-hook dito na bakal. Ngayon, dalawa na yung helmet hooks niya. So, no problem kahit hindi nagkasya yung helmet niya dito sa loob. Pwede nyo naman siyang isabit dyan pag papasok kayo sa mall or iiwanan ninyo. Kaya, all goods in the hood. Kanyang side mirrors, netizens. Uy, iPhone. Kitang-kita yung mga nasa paligid-ligid, nasa likod at nasa gilid. Sa safety feature, meron din siyang kill switch sa side stand. Pag naka-side stand, hindi mo mapapastart yung motor. Or kapag naman naka-start, mamamatay siya kapag si-side stand. Isa sa pinagmamalaki ng ADV, yung suspension niya at yung braking system. Sa unahan, meron tayo ditong single hydraulic disc with ABS or anti-lock braking system. Kaya super safe na ang isang to. Tapos, meron din tayo ditong telescopic fork na suspension. Sinasabi sa akin ng iba, sana ginawa na upside down telescopic fork
support. Parang umaabuso naman na yata tayo niya. Siguro hindi na natin kayang bilhin to, sobrang mahal na noon kapag ka naka-upside down pa. But it's still possible, siguro in the future. But for me, the stock suspension of the ADV 160, okay naman siya. Siguro papapalitan mo na lang kung mabigat talaga yung kargada mo. Ang size naman ng gulong sa unahan is 110 by 80 by 14. Tubeless na yung kanyang mga gulong. Dual sport pa, kaya pwede to kahit maligaw ka. Let's say for example sa mga semi-offroad experiences, hindi posibleng mangyari yan dahil nangyari sa akin yan last time. Kapag maulan tapos putikan yung dadaanan mo, magiging instant off-road yon. No problem yon kahit mapunta ka sa mga ganong lugar kapag naka ADV 160 ka. Stig, diba? Ito na nga yung pinaka-pinagmamalaki ng ADV kahit dun sa 150 version niya, naka-Showa shock siya. Hindi nyo ba alam kung gaano kaganda ang suspension ng isang yan? Hindi mo na kailangan magpapalit ng aftermarket dahil all goods na stock pa lang. Showa is very reliable na, kilalang-kilala na natin yan pagdating sa brand ng suspension. Napaka-bulky rin at super beefy looking na ang bagong look ng kanyang muffler. Super stylish din yung pinaka heat guard niya for your pillion ride, hindi mapapaso. Ang ganda ng combination ng silver and ng matte black. Sa likurang preno naman, meron tayo ditong single hydraulic disc. Unfortunately, hindi pa siya ABS dahil single channel ABS pa lang siya. But still, disc brake is also good. At lagi natin sinasabi, always use both brakes at good na good ka na. Ang size naman ng gulong sa likuran is 130 by 70 by 13. 13 inches sa likuran, 14 inches sa unahan. Tubeless na rin siya, of course. Naka-federal tires na rin po siya. Yung iba nagpapapalit ng pang-road na tires. Pero sa akin, wala naman akong problema dyan for daily use. Hindi ko naman naramdaman na may disadvantage siya or what. Mas gusto ko pa nga na ganyan yung tires niya, na dual sport, para kahit maligaw ako sa mga putikan, walang problema. Kahit sirain nyo pa lahat ng maayos na kalsada dito sa Pinas, basta naka-ADV ka, kayang-kaya. Isa pa sa natuwa ko, netizens, yung kanyang air filter and crankcase, pati na rin yung radiator cover, parehas na parehas sa PCX 160. So kakasya dito yung garnish natin na available sa Nedi Shop. Pwede ko tong kabitan pag nagkaroon ako. Kung magkakaroon ako. Sulit kaya kumuha pa ako neto? Or gusto nyo bang kumuha ako neto para ma-test drive din natin at maibigay ko yung long-term experience ko? Comment your thoughts below. Wala siyang kickstart, ganyan na talaga yung mga scooter nowadays, pero meron siyang built-in na voltmeter dun sa kanyang panel gauge. Ang galing. Good job ka dun, Honda. Wala na tayong doubt na mamomonitor pa rin natin yung ating baterya kapag babiyahe tayo ng mahaba. Kahit pumanik ka pa ng bundok, no worries. Dagdaga mo pa ng liquid cooling system, panalo talaga. Isa lang yung bulsa niya, Nerises. Wala siyang bulsa sa kanan, pero meron siyang bulsa sa kaliwa. At alam niyo na yung hawak ko. Tingnan natin kung anong nasa loob. Meron siyang USB ready na power outlet. No need for adapter na kasi USB ready na siya. And tingnan natin kung kasya yung aking iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid dito sa loob. Mukha talagang tinutokso akong kumuha nito, ha. Kasi yung iPhone 14 Pro Max ko, nang walang kahirap-hirap. Safe sa ulan, hindi mababasa. Pero walang lock to, ha. Kaya kapag papasok ka sa mall, kunin mo kasi baka mawala. Sayang. Dito sa kanang buttons, meron tayo dito idling stop system, netizens. So kung di nyo pa alam functionality niya, kapag ka naka-on yan, tapos hininto mo yung motor, hindi mo tinutwist yung throttle, within 3 to 5 seconds mamamatay yung makina para mas makatipid ka sa gasolina. Yeah, that's a very tipid feature. Meron natin tayo ditong built-in hazard light. Tapos meron din siyang ACG or alternating current generator. So kapag binuksan ko siya, wala kayong maririnig na kahit ano ingay. Bumukas na. May narinig ka ba? Narinig mo lang yung kalsada, yung mga bumubusin ng boost. Pero itong pagbukas na, wala ng ignition sound. So napaka-modern din nun. Mas matipid sa baterya, mas magaan sa makina. High beam and low beam naman sa kaliwang bahagi. Wala siyang passing light, sana nagkaroon. Pero okay na yan. Tapos ganito naman ang tunog ng kanyang stock na busina. Lakas na rin. Then turn signals, very sturdy yung feels ng kanyang mga buttons, napakasarap pindutin. Alam mo na hindi cheap quality material yung ginamit. Kung makikita nyo, mas dumakas na rin yung dating at mas lalaking-lalaki tignan, mas brusko, mas macho yung kanyang handlebar. Dati kasi nagpa-pop up na silver, ngayon may pagka-gunpowder metallic na siya. So for me, mas malakas yung dating niya, mas elegant looking, nasa safer side, neutral color is very pleasing to the eyes. Hindi nakakasawang tignan. Napakataas din ng ground clearance niya, Nerises, 165mm, above average na, kaya walang kwenta yung mga higating humps ng Pinas dito. Easy. It can produce 15.8 of horses and maximum torque naman nito ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Dati kasi sa ADV 150, 13.8 Nm lang. Ngayon, mas torquey na ang isang to. Bukod dito sa matte solar red metallic, meron din tayong gunpowder matte black metallic at saka matte pearl crater white. Sa tatlong yan, ang pinakagusto ko is yung white, pero may pagkadumihin kasi kaya nagda-doubt pa ako. Pero yun yung pinakamalakas na dating sa akin. Yung black kanina, na
nakuha na nung bumili, nagandahan din tayo. Pero mas head turner itong red kasi iba na yung red niya doon sa 150. Mas premium looking na siya sa personal. Ang lakas ng dating. Ang SRP pala ni Netizens is 166,000 pesos dito sa Star Honda Santo Niño, Binyan, Laguna. So pwede niyo i-visit para makita niyo yung personal unit at alam ko magkakaroon pa sila ng darating na iba pang units at inaabangan ko yung white. Sana magkaroon. Para sa inyo Netizens, sulit pa yung pag-aantay natin sa Honda ADV 160. For me, sa datingan niya, sa looks niya, panalong-panalo pa rin, ang lakas ng dating. Malalaman natin yan sa ating first drive experience, kaya make sure naka-subscribe at naka-follow para mapanood nyo siya. Napaka-good looking, napaka-elegant looking, kahit saan pwede mong dalhin, mapapunta ka sa semi-offroad or even sa city driving, very practical pa rin ang isang to. Medyo may kataasan yung kanyang price, pero nakita nyo naman yung kaya niyang i-offer, di ba? Kung kayo tatanungin, bibili ba kayo ng isang to? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.